Sinasabi po sa Psalm 68 verse 3, may the righteous be glad and rejoice before God. May they be happy and joyful. Ang nais ng Panginoon, lalo sa mga matuwid sa kanyang mga anak, ay maging masaya. Mapuno ng kasiyahan ang buhay. Happiness is a primary duty of life. Happiness is never automatic. You have to work at it. Yan ay hinahanap, kinakalinga, inaalagaan, minemaintain. Ang ating mong pag-aaral, lalong-lalo sa kagustuhan natin na yung gusto ng Panginoon matupad na tayo sumaya, 7 steps to happiness. Happiness is religion too. It is a search of God. And when the Spirit is in the hearts of men, happiness and joy will fill our hearts. Heavenly Father, thank you that you're God of happiness, that you know how to make your people happy and you want us to be glad. Salamat, Panginoon, dahil ang niloloob niyo para sa amin, buhay na mapayapa, diwasay, at may kasiyahan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Pagdaan ng bawat oras, bawat araw, mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay kinakapos ng iyong kaluwalhatian. Kami po ay nagkukulang sa inyo, nagkakasala, sinasadyaman o hindi. Ang lahat ng ito, hinihiling namin, pawiin ninyo. Hugasan nyo kami ng dugo ni Kristo, patawarin kami ayon sa iyong kabutihan at kagandahang loob, at nawa, Panginoon, tumanggap kami ng pagpapala sa inyo. Kami man nawa, maging pagpapala sa isa't isa, at lalong-lalo na, kami, Panginoon, ay maging tungtungan ng inyong paa. Maitaas namin kayo sa pagsamba, sa aming mga pag-aalay, paghahandog, pagsunod sa inyo. At sa buong puso din namin pagtanggap ng inyong magagandang mga balak para sa amin. May we be happy to glorify you and may your intention find fruition, Lord, in our lives. Lead us, teach us, be our speaker today. Sa aming Panginoon, pag titipon-tipon, pagalingin niyo nawa ang mga karamdaman namin. Palakasin niyo po ang aming mga katawan, papaglinawin ang aming isip, patibayin ang aming pananalig, at ngayon, parang papel na malinis, Panginoon, sulatan nyo ng mensahe nyo ang aming puso. Maunawa namin, matandaan, maipamuhay. Protect us from evil men, protect us from evil spirits, from every malice set up by the enemy against us. We hide in your holiness, we hide in the shadow of your protection. Even our loved ones who are not with us right now, sa inyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, nawa, patuloy mo rin pagpalain ang mga mahal namin sa buhay na di namin kasama ngayon. Mangusap po kayo sa amin at kami ay inyong palakasin. Sa ngalan ng iyong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus, kami sumasampalataya. 7 steps to happiness. Unang-una, to be happy, people should learn how to cry. Ironically, crying is a way to happiness. Cry if you need to. Shed tears. Don't be afraid to cry. And don't be afraid to have something to cry about. It is the heart of what we like to say. Don't be afraid to have someone or something to cry for. Sapagkat yung atin pong kinakatakutan na magpalungkot sa atin, yun din ang pwede magpasaya. Yung iniiwasan natin na baka natin hanap-hanapin, makasanayan, at lumungkot tayo pag nangyari yun, yun din ang nagpapasaya sa atin. When people play too safe, when they don't drive their stakes, when people don't take their chances, their life may be not unhappy, but it is also difficult to be happy. So neutral lang. Sabi nga no isang kanta, it's so very nice, but not very good. So ayaw mong lumungkot, dapat hindi ka rin sumaya. Kasi yung mga bagay na nakakapagpalungkot, pag nawala, yun din ang nakakapagpasaya pag nandun. Kaya dapat ang tao handa na tanggapin kung ano yung pwede niyang mahalin, pwede niyang makasanayan, at huwag din siya laging matakot na mawala yun. Pagka ang tao ay nakaghahanda na siya ay malungkot din, lalong-lalo kung sa kalungkutan o paghirap o pagdurusa, dun niya na itatanim ang dapat niyang itanim, meron siyang aanihin. Psalm 126 verse 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Pagka nagtanim ka ng luha, o kaya nagtatanim kang may kasamang hirap, luha, pagtsatsaga, may aasahan ka na gantimpala. Fear of being sad prevents the possibility of happiness. The very fear of sadness takes away risks that can bring the happiness in our lives. Tears give us balance.
Kahit po ang mga researchers ng science ay nagsasabi na ang umiiyak, yung lalo na yung literally lumuluha talaga, ay nare-relax. Napapahinga, kaya yung mga iba talaga makaiyak lang, ang sarap na ng tulog. Sapagkat nakita po nila sa luha, no, sa mga researchers nila, sa mga nire-release ng lacrimal glands, yung glands dyan sa mata na nagpo-produce ng luha, ang daming toxins. Yung makikita natin ang mga lason sa muscles ng isang taong stressed, tensed, makikita sa luha. So yun pala, pag lumuluha ang tao, lumalabas kasama nung luha niya yung mga lason na nagpapatigas sa kanyang muscle, nagpapatigas ng kanyang katawan, at kung minsan ay nagbibigay sa kanya ng maraming sakit. But of course, that's on the physical level. But what we really like to deal with is the spiritual level of crying. May kakambal talaga ang lahat ng bagay. Ang gabi, ang kakambal ay araw. Ang liwanag ay dilim. Ang lamig ay init. So kung gusto mong sumaya, hindi ka dapat matakot, malungkot. At kung nalulungkot ka naman, hindi ka pwede maging perfectly malungkot. Magkakaroon ka rin ng saya. At kung meron namang saya, hindi ka naman laging masaya. May kasunod din na lungkot. Cyclical ang buhay. So ang ayaw namang lumungkot, dapat hindi ka rin sumaya. Yung buhay mo yung parang plain na plain lang. Walang nangyayari. Pero gusto mo ba naman na gano'n ang nangyayari sa buhay? So to be happy, you must be willing to cry. And to be happy, you must believe. Ayon sa mga pag-aaral din po, ang mga taong may pananalig, anumang pananalig, matibay, isang malakas na pananampalataya, sila ang mas malakas, mas mabilis, at may kakayanang sumaya. Believe in something. Ang buhay, dapat meron kang cause. Kaya yung maraming tao bored, walang magawa, inip na inip, kasi walang cause. Wala silang ipinaglalaban, wala silang pinaniniwalaan, wala silang pinaninindigan. And when you have nothing to stand for, what will life be all about? Kaya yung mga naniniwala halimbawa that they should clean the environment, yung naniniwala na dapat tanggalin nila ang corruption sa government, yung naniniwala na dapat magtanim ng mga puno, i-protect ang mga hayop, yan ang mga tao na may happiness. Kasi meron silang ipinaglalaban sa buhay. Dapat meron kang cause. And a cause gives you a reason for being, a reason that is bigger than your daily mundane existence. Kasi kung pang-araw-araw na buhay mo lang, yun lamang ang iyong laging gagawing big deal sa buhay, masyadong maliit. Mawawalan na ng kulay, mawawalan ng excitement ang ating buhay. Believe in something. Believe in someone. Believe in yourself also as God's wonderful creation. And of course, needless to say, believe in God. Noong ang Panginoong Jesus ay hinihiling ng mga tao na pagalingin sila, sabi ng mga tao, if you can, make us well. At sabi ng Panginoon sa Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. And if everything is possible for him to believe, then it's very possible for the believer to be happy. Naniniwala ka, nananalig ka. Those who believe are happy. Kaya napakahalaga po mga kapatid that we also inspire people to believe. Kung kayo husband, do what you can so that your wife will believe in you. And she'll be happy. Wife kayo, make your husband believe in you. Children kayo, make your parents believe in you. Parents kayo, do it. Pagka tayo po ay nagbibigay sa tao ng gift of inspiration, they believe in us, they know that they can rely on us, we make them happy. Kung minsan hindi naman natutuloy na umasa sila sa atin, pero yung lang alam nila na naaasahan tayo, na pwede tayong asahan, ang laking kaligayahan ang naibibigay natin sa tao. So kung wala rin lang kayong maipapalit sa pinaniniwalaan ng isang tao, do not needlessly erode or weaken or destroy another person's faith. Marami kasing uso ngayon na deconstruction. Sinisira ang pananalig mo sa anumang pinananaligan mo. Umuuso yung huwag kang maniwala sa gobyerno, huwag kang maniwala sa authority, huwag kang maniwala sa religion, huwag kang maniwala sa Diyos, huwag kang maniwala sa kahit ano. Eh anong ipapalit natin? At napakapalad nung nananalig. Sapagkat yung nananalig ay umaasa, at yung umaasa ay may saya. Hindi pa man niya nakakamit yung pangako ng kanyang inaasahan, ay meron ng ligaya siyang nadarama. It's very important not to plant seeds of discontent. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa malayo, ang asawa mo malayo, pagkatapos wala ka namang basis para magduda na siya nagtataksil,
heto na ngayon ang nanay mo, o heto na ilang kaibigan mo, heto na ngayon yung mga kakilala mo. Sigurado ka ba na hindi nagtatak sila kasawa mo? Wala ka namang basis, pero masisira na yung kaligayahan mo noon dahil yung belief mo nasira na eh. Kaya napakahalaga po na hindi natin sinisira ang paniniwala ng kapwa. Lalong-lalo, wala tayong basis. Huwag lang yung basta tayo makapangontra, basta lang na tayo makapagsabi ng kakaiba, nagpapakyot tayo, sinisira natin ang loob nila. Napakahalaga to believe. At dyan po tayo, napakapalad at blessed talaga tayo mga Pilipino because we are blessed with faith. Sobrang ating pananalig, talagang ang ating faith, ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon, napakataas ng level compared to so many cultures and nations. Kaya siguro kahit anong mangyari sa ating mga bulkan na magputukan, mga lahar na bumaha, mga lindol, mga tsunami, kaya pa nating sumaya. Kasi tayo nananalig, lalong-lalo nananalig tayo sa Diyos. Meanwhile, yung mga ibang hindi nananalig, lagi na lang silang negative ang pag-iisip. Lagi na lang sila nagdududa, natatakot. Samantalang yung nananalig, nakakatulog ng panatag at meron siyang kaligayahan. Faith is very important, but let me be emphatic. Inspire people's faith, not only in God, but also in you. Meron tayong tungkulin na papaniwalain ng mga mahal natin sa buhay sa atin. At papaniwalain hindi sa kasinungalingan, kundi bigyan sila ng katotohanan that we deliver on our promises, that we keep our words, that we remain faithful, especially to our duties, especially marital duties, at pagka ganun, nakakapagpasaya tayo ng kapwa. Pag inyo pong sinuri ang mga pag-aaral ng mga sociology sa mga batang insecure, yung hindi masaya, yung nadidinig nila lagi ang magulang nila nag-aaway. Natatakot sila na baka maghiwalay ang mga ito. Alam niyo po ang mga bata, nalilimutan natin na maraming hindi alam. So hindi nila alam, ano mangyayari pagka naghiwalay ang nanay at tatay ko? Sasama ba ako sa isa o pareho kami silang iiwan nila ako? This kind of insecurities. Kaya yung mga mag-asawa na dapat naniniwala ang anak niyo sa inyo, sa inyong pagmamahalan, sa inyong pagsusunuran, tapos duda ang umiiral, nangihina ang kanilang loob, we are not ministering. In fact, we are making it difficult for them. Make them believe. And make them believe in truth. Hindi lang yung naniniwala sila, yung pala hindi totoo. Kaya may pananagutan talaga tayo sa isa't isa. Napakahalaga na nag-i-inspire tayo ng faith. Alam na ang mga tao na hindi natin sila iiwan, na kano man ang mangyari, mamahalin natin sila. Ganun lalong-lalo na yung covenant ng mag-asawa, ng pamilya, walang iwanan, kahit anong mangyari, you feel happy. Pwede niyong reguluhan ang anak niyo ng pera, regaluhan ng edukasyon, regaluhan ng kotse, regaluhan ng bahay, ng mga pamana, pero pag hindi natin sila nireguluhan ng pananalig, pananalig sa Diyos at pananalig sa atin bilang magulang, baliwala lahat yung mga regalo. It is important that people believe. Another step to happiness related to believing is to hope. Kailangan ng tao umaasa, may inaasahan. Hope in something. Hope in someone. Kaya ganun na naman. Ano po ang magandang iregalo natin sa mga mahal natin sa buhay na tayo'y pwedeng asahan? Na pwede silang umasa sa ating katapatan, sa ating pagmamahal, sa ating suporta, then we make them happy. It's important to dream, to desire, to want, and dare to hope. Hindi inaalisan ng tao ng pag-asa. Ang pinakamasamang manakaw mo sa tao ay pag-asa. Pag ang tao hindi na umaasa, ano na lang ang gagawin niya sa buhay niya? Itatapo na lang. Pag ang tao hindi na umaasa, madali na sa kanyang magpakamatay at madali din siyang pumatay ng iba. Madali na niyang sirain ang buhay niya dahil wala naman siyang inaasahan. Kaya nahalaga na binibigyan natin ang kapwa ng pag-asa. At iyan ang halimbawa na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Psalm 119:116, "Sustain me according to your promise and I will live. Do not let my hopes be dashed." Sabi niya, yung pangako mo na lang, O Diyos, sapat na sa akin yun para ako manindigan, para malampasan ko ang dilim ng gabi, ang lamig ng taglamig, ang hirap ng gutom, ang hirap ng pagtitiis, may inaasahan ako, and that will sustain me. Lalong-lalo ang mga pangako ng Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid, alam natin ang mga pangako ng Diyos.
to keep God's words in our hearts so that when we are assailed and assaulted by hopelessness, we remember God's promises at nabubuhay ang ating loob. Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Matapat ang Diyos, tutob din niya ang kanyang mga pangako, kaya sabi, panghawakan ang mga salita at mga pangako ng Diyos. Kaya, isa na naman na napakagandang regalo natin sa ating mga mahal sa buhay, maging sa hindi natin kakilala, pananalig. Na madala natin sila sa Panginoon, maipakilala natin ng Panginoon, mabuklat natin ang Biblia, maipaunawa natin, matandaan nila ang mga salita, lalo ang mga pangako ng Diyos. Kahit wala ka na, hindi ka na nila kasama, baon-baon pa nila yung pag-asa. Napakahalaga na nagbibigay ng pag-asa. Huwag na huwag niyo sasabihin kahit kaninong, you're hopeless. Wala ka ng pag-asa. Kahit yung mga doktor, may sakit yung magulang mo, sabihin, ay wala ng pag-asa, 3 oras na lang ang buhay niya. Malay nyo. Anong malay natin sa anong pwedeng magawa ng Diyos? Kaya dapat ang tao umaasa habang may buhay. Be positive, be hopeful. And it's very important to give hope and inspire hope. Another step to happiness is to search. To look for your pleasure or joy. To look for your fulfillment. Hindi lalaglag sa bakuran mo ang kaligayahan. Yaan ay hinahanap. Go out, set your stakes, take your chances. Yung sobrang playing safe, well, you may be very safe, but there's no promise of any great thing. Kaya namumuhunan ka para ka tumubo. Yung ayaw mamuhunan, hindi na kayo magtutubo kahit kailan. Diba? Nagtatanim ka para ka umani. Ngayon, kung magtatanim ka, ang lagi mong iisipin, bakit ako magtatanim? Baka bumagyo. Baka bumaha. Baka dumating ang mga insekto. Baka lumindol. Ang mga bulkan sumabog, magkalahar. May alikabok sa hangin ang 6 na buwan, walang araw. Matutuyo ang halaman. Baka hindi umulan. Baka mag-El Nino. Baka mag-La Nina. Pag inisip niya lahat yan, walang magtatanim. Kailangan ng tao ay lumalabas at siya ay talagang ine-expose siya yung sarili niya to possibilities. Kasi yung ayaw mo na magka-possibility of gain, eh wala kang possibility din of loss. Pero ano nangyari sa buhay mo? Wala. Kaya yung kantang climb every mountain is very nice. Climb every mountain, ford every stream. I mean, ganun. Follow every rainbow till you find your dream. Dapat hindi ka nag-give up. Ang nabibigo, sige ng sige. Hindi ka sumusuko. Sapagat pag sumuko ka na at nag-play safe ka na, doon ka palang talaga natalo. Kailangan, lagi ka nagsisikap. You minimize the possibilities of error, you minimize the possibilities of failure, but you continue to believe and you continue to hope and you go out and search for your dreams. Searching, not just finding, gives happiness. Yung paghahanap pa lang yan, kahit nga hindi mo natagpuan anong araw na yun, sumaya ka na. Kesa nagmukmo ka lang, nalungkot ka, wala kang ginawa maghapon. It is important to search. And to search expectantly. Naghahanap ka, umaasa ka na makikita mo yun dahil may Diyos na nagmamahal sa'yo. God who honors labor. At kung hindi mo man makita yan ngayon, hindi mo makita bukas, huwag kang sumuko habang ikaw ay nabubuhay. Ecclesiastes 11:9, be happy, young man, while you are young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. Hindi ka tinatakot na, hala, huwag mong gawin talaga lahat yan dahil i-judge ka ng Diyos. Ang sinasabi, maging masaya ka, magpakasaya ka. Sundin mo ang iyong puso. Hanapin mo ang gusto mong makita. Sundan mo ang iyong mga pangarap. Huwag mo lang kakalimutan na may pananagutan sa Diyos ang bawat tao. So kung may gagawin kang mali sa paghahanap ng iyong mga pangarap, meron niyang magiging kaparusahan. Kung meron kang magiging hakbang na hindi dapat at hindi gusto ng Diyos, may magiging bunga yan. Pero huwag kang matakot humakbang, huwag kang matakot tumanap, tandaan mo lang na may Diyos at may patakaran ng Diyos, igalang mo lang yon habang naghahanap ka. Pero ang napakasama eh, yung ayaw mo nang nagkamali, wala ka na tuloy ginawa sa buhay kahit ano na lang. Search for it. Hindi ka hahanapin lagi ng mga kasiyahan ng buhay. Kailangan nandun ka. In a matter of speaking, put yourself in the market.
Hindi pwedeng nandun ka sa isang sulok, wala ka sa sirkulasyon, and you expect na kasama ka sa daloy ng buhay. How else will be happy? Do good. Gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, mismo, yun lang ay gantimpala na. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Huwag magsawa ng katatanim, huwag magsawa ng paggawa ng mabuti, pagdating ng tamang panahon, sabi, aani ka rin. And as we have said, doing good is a reward and a pleasure by itself. Kahit hindi ka pa nga magka-premyo, hindi ka paggawa ng monumento o bigyan ng medalya, yung may ginawa ka lang maganda, masaya ka na eh. Sa katunayan, yung mga halimbawa, alam nyo, ay kailangan ko mag-exercise, kailangan ko mag-jogging, kailangan ko mag-dieta, kailangan kong gawin to. Tuwing sinasabi nyo yun, naku, hindi naman ako nakapag-dieta, hindi ako napag-exercise. Actually, ang lungkot sabihin, at malungkot talaga kayo nun, at pinapalungkot nyo ang inyong sarili. So bakit yung ginagawa yun? Eh, di gawin nyo nalang tama. Samantalang pagsabi mong, uy, natutuwa ako ngayon, nakapag-jogging ako ngayon, nakapag-exercise ako, hindi ako kumain ngayon ng mga taba at kung ano-ano. Habang sinasabi mo yan, masaya ka talaga. So ba't hindi mo nalang ulit-ilitin yung kasiyahan na yun? Naggawin talaga yung tama. Sapagkat ang paggawa ng tama, nagbibigay ng saya. Instead of you always apologizing for not doing the right thing. Alam na alam mo, halimbawa, masama sa katawan mo manigarilyo. Sigarilyo ka pa ng sigarilyo. Tapos sabi mo, oo nga eh, titigilan ko rin to. I will stop this. Balang araw, ititigil ko rin to. Alam mo, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Ba't di mo tigilan? Alam mo na pag natalo mo yung bisyo na yan, ikaw yung nakapanaig, it will give you happiness. Why not do it? Because it will make you happy. So napakasimple mga kapatid nito, pero sa kasimplehan hindi natin napapansin. Ba't yun na lang natin gawin yung nagpapasaya sa atin? Ba't tayo patuloy na gumagawa nung nakakapagpalungkot? Alam mo halimbawa, kung ikaw ay nagiging unfaithful to your spouse, there is a part of you na talagang malungkot. Eh ba't mo ginagawa? Eh di ikaw ang gumagawa ng iyong lungkot. Tapos papalungkotin mo din yung kabiyak ng iyong puso. Madadamay din ang mga nagmamahal sa inyo, lulungkot din sila. So why do it at all? Marami tayong mga minamanufacture na mga lungkot, tayo din talaga yung gumagawa nun. Napakahalaga na gumagawa tayo ng mabuti, lalo sa kapwa. Recipients of our goodness bounce back and reflect the good vibrations, and they give us happiness. What's more, if we do good, God is pleased. And if God is pleased, ano kaya naghihintay na kasiyahan sa mga taong kinatutuwaan ng Diyos? There's another very important step to happiness. Forget. Happy people forget. They forget the hurt, the pain, the sorrow of the past. Marami mga kapatid, malulungkot na tao kasi nakapako sila sa nakaraan. Lagi nilang naaalala yung kanilang kaapihan. Lagi nilang naaalala yung kanilang kahirapan. Naaalala nila kung paano sila kinawawa, kung paano sila gininato, ginanyan. At every remembrance brings pain. Tell me, how will you be happy if you are wallowing in pain? Paano ka sasaya kung lagi ka na lamang lalangoy-langoy sa swimming pool ng kalungkutan, mga hinanakit, sama ng loob, galit, pagkapuot, anong mangyayari? Ang masasayang tao, marunong lumimot. They forget the hurt, the pain, and the sorrow of the past. Selective memory is needed to be happy. Pumipili tayo ng aalalahanin. Bawat tao may kwento. Bawat buhay may kasaysayan. Bawat nilalang may mga naranasang kapaitan, hirap, hapdi, sakit, pagdurusa. Pag yun ang lagi niyong inalala, minsan na kayong nasaktan, tuwing naaalala niyo, nasasaktan pa rin kayo. At sa darating na panahon, pag inalala niyo pa rin yun, masasaktan kayo. So, minsan lang talaga kayong sinaktan nung nanakit sa inyo. Pero tuwing maaalala niyo, times 10 ang pagpapasakit niyo sa inyong sarili. Halimbawa, minsan ka nang ininsulto ng kung sino. Minsan lang naman yung ginawa. Pero naalala mo mula noon 30 times na.
So, minsan ka lang niyang pinalo, pero 30 times mo nang pinapalo ang sarili mo, ikaw na umuulit nun. Kaya dapat tigilan ang pag-aalala na ganun. Amnesia helps us through painful awareness. Bakit kailangan lumimot? Sapagkat mayroong mga sakit na mahirap dalhin. Nakikita niyo kung kayo bubunutan ng ipin o kaya iro-root canal, pinapalimot tayo. Ano yon? Anesthesia. Isang uri ng paglimot. Isang uri ng pagkamanhid. Ang taong sasaya ay marunong maglagay ng anesthesia sa kanyang mga sugat. Hindi niya lagi inuungkat, inaalala ang mga masasakit. Hindi niya muling binubulat ang sugat para lang ito paduguin muli para pahirapan ang kanyang sarili. Kung sasaya tayo mga kapatid, kailan marunong tayong lumimot? Kasama siyempre noon, pagpapatawad. Kasi kung hindi mo pinapatawad yung nagkamali sa'yo, yung sumakit sa'yo, maaalala mo lagi. Akala niyo ba kabaitan sa iba yung pagpapatawad? Yes, pero bago yon kabaitan muna yung sa sarili. Kasi pag nagpatawad tayo, tayo yung nakakahinga, tayo yung nakakaluwag, tayo yung gumiginhawa, tayo itong nakakatulog, nagkakagana. Pero pag hindi ka nagpapatawad, parusa mo yan sa iyong sarili. Akala natin ang kontrabida sa buhay natin, yung mga masasamang tao, sabi nga natin, minsan lang naman nilang ginawa yun eh. Pero tayo ang replay ng replay. At ang masakit doon, tuwing nire-replay, parang nangyayari uli. Parang nauulit ng buong buo, kung minsan nga, mas masahol pa dahil dinadagdagan natin ang drama, yung mga naaalala natin. Kaya sino ang humahampas sa sarili? That is self-flagellation. Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Alam nyo, katulad ni Paul, napakarami naman niyang hindi nakasundo sa ministry. Maraming iniwan siya, maraming inaasahan niyang tutulong, hindi tumulong. Marami rin siyang mga dapat sama ng loob. Marami rin siyang mga hinanakit. Marami rin siyang ginawa ng mabuti na hindi sa sinuklian ng mabuti. Pero sabi niya, alam niyo ginagawa ko? Nililimot ko na lang yung lampas na eh. Yung tapos na, tapos na. Ang iniintindi ko na lang yung darating pa. Kasi yung darating pa, pwede pa nating ibahin. Pwede pa ba nating ibahin yung nakaraan? Hindi na. Kahit anong gawin mo, yun na yun. Ang pwede mo nalang ibahin, yung attitude mo sa pag-alala nun. Nahirapan ka nung bata ka, nakikisama ka halimbawa sa inyo. Tumira ka sa tiya, may malupit kang stepmother, whatever. Nahirapan ka, lagi kang naghuhugas ng plato, naglalaba, naglilinis ng bahay. Pwede mong isipin nyo na kawawa naman ako. O pwede mong sabihin, alam mo, dahil sa mga natutunan ko noon, ngayon alam ko lahat ng trabaho. Marami akong alam. Marunong ako makisama dahil bata pa ako, nasanay na ako na gumigising ng maaga, hindi ko inuubos yung ulam, yung kahit sino tuloy ngayon, gusto nila ako kasi marunong ako makisama. Pwede natin sabihin yun na. Pwede naman tayong magreklamo tungkol sa ganung mga bagay. Pwede yung sabihin na nung araw, ang hirap-hirap namin, wala kami halos makain, etc., etc., etc. Pero pwede mong sabihin, dahil lumaki ako sa hirap, ngayon tuwing kumakain ako ng masarap, na-appreciate ko talaga. Pero yung mga lumaki sa sarap, ni hindi nila nararamdaman na nasasarapan pala sila eh. Kasi sanay sila doon, manhid din sila doon. Pwede kayong humanap ng ganung maipagreklamo sa nakaraan, pero pwede rin nating hanapan ng maipagpapasalamat. It's your choice. That's why happiness can be a choice. Not always a choice, but a lot of it can be your choice. So be selective in your memory. Lalo sa mag-asawa. Piliin nyo nalang maalala yung nakakapagpa-in-love. No? Huwag nyo nang alalahanin na minsan na yung bangka ay lumulubog, iniwang kayo. Diba? Dahil, syempre, iniligtas niya yung buhay niya. Pero kung yun ang lagi nyong aalalahanin, tapos kasama nyo rin naman siya, wala rin naman kayong magawa, lumulungkot lang kayo. Maghanap kayo ng maaalalang maganda. Ganon din ang mga anak sa magulang. Hanapin nyo yung maganda nyong maaalala. Dahil pwede kung maghanap kayo ng nakakainis, marami. Ang dila nga at ang ngipin, magkasama araw-araw, nagkakakagatan pa yan eh. Tao pa. Pag magkasama kayo sa isang bahay, magulang at anak, nagkakainisan din yan. Diba? Mag-asawa, magkapatid, nagkakainisan din yan. Pero may nakakatuwa rin naman ah. So dapat pinipili. Selective memory
gives you happiness. And what is nice is that you should not limit yourself to the past. You must not be allowed to be limited by the past. Pagka ginawa nyo yun, alipin, bilanggu kayo habang buhay ng nakaraan na. Kaya pinipili din natin yan. Pati ang pagkukwento, di ba? Napimili ka naman na ikukwento eh. Pwede mong ikwento sa mga kamag-anak mo, kabulo ka na yung asawa. Pero pwede mo rin ikwento yung mga katangian niya. Marunong ka dapat pumili kung ano yung tinitingnan para ka sumaya. So forget to be happy. But finally, for tonight, marami namang steps to happiness eh, pero pito lang yung ating pag-uusapan ngayon. Another step and way to be happy is to remember. Remember what is good. Remember what is nice. Remember what makes you happy. Very importantly, remember who you are. Who you are. By remembering who you are, you can be happy. But by remember what people say about you, you can be sad. By remembering what people think of you, you can be sad. Sometimes you can also be happy, but generally, when you hear people talk about you, you'll be sad. So dapat ang inaalala mo, sino nga ba talaga ako? Ano nga ba ako? Kasi tayong lahat nilikha sa wangis ng Diyos. Tayo ang nakakaalam kung ano yung ating talagang tunay na magagandang mga ugali, yung maganda tungkol sa ating pagkatao. Alalahanin natin yon. It's very important. Sometimes failure, emotion, and passions make us forget our basic dignity. Pagka ikaw in love, ipinagdudutan mo na talaga yung sarili mo, talagang na-reject-reject ka pa, pinagpaka-baba-baba ka na, nagpakahamak-hamak, di ka pa pinansin, pag yun ang lagi mong inalala, lulungkot ka. Pero isipin mo rin yung part of you that is dignified, part of you that is worthwhile. Na kung hindi nakita nung taong ito na tumanggi sa'yo, yung worthiness mo, problema niya yun. Pero dapat tingnan mo rin yun. Alalahanin mo rin kung anong mabuti, maganda, kaibig-ibig, katangi-tangi sa'yo. Na kung minsan natanggihan ka lang nung tao, akala mo ganun ka na talaga, bulag lang siguro siya. O hindi niya nakita nung oras na yun, o meron siyang ibang hinahanap. Alam niyo po, ang pinakamalakas magpababa ng pagtingin natin sa sarili, yung umibig ka tas hindi ka minahal. No? Yung mahal kita, mahal mo siya, mahal niya iba, hahabol-habol ka. Yung ang tingin mo na sa sarili mo, pangit. Ang tingin mo na sa sarili mo, bumaba na ng bumaba yung self-esteem. Bulag lang siya. Di ba? O iba lang ang hinahanap niya. Hindi kayo nagkatugma. Huwag niyong hahayaan na ang maging panukat niyo sa sarili niyo ay panukat nung tumanggi sa inyo. Kasi lulungkot talaga kayo. Dahil ganoon naman eh, hindi naman nawawala nung may ayaw sa'yo. Meron din namang may gusto sa'yo. Hindi pa lang kayo nagkakatagpo. Siguro, sa kabilang buhay, baka matagpuan mo siya pag may mga pakpak na kayo at lilipad-lipad. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan nililimot natin yung iniisip ng iba, lalo yung masama. Bumalik ka sa sarili mo kasi sa kaloob-looban ng sarili mo, alam mo that you are good. You know that you are worthwhile. You know that you are valuable. So remember good things and remember good people. Pag ang inalala lang natin, yung nakakainis sa ating gobyerno, lulungkot ka. Hindi kasi natin napapansin yung napakarami din niya na libu-libong mga empleyado ng gobyernong matapat. Ang nakikita lang natin, yung mga taliwas. Sa isang maghapon, naaalala lang natin yung mga gumawa sa atin na hindi maganda. Pero napakaraming hindi gumawa sa atin ng masama. Kaya nga buhay pa tayo. At marami pang gumagawa sa atin ng mabuti. Remember the good. Remember good things. Kaya isang ministry natin mga kapatid, lalo sa bata, to give them good memories. Ang mga bata, unahan natin ang magagandang memory, pasayahin natin sila, at meron silang parang bangko na pinag-withdrawan nila ng saya pag malungkot ang buhay. Kaya napakalaking ministry ang ministry sa bata. Na hindi mo inaapi, hindi mo kinakawawa, bagamat tinuturuan mo dinidisiplina, pero hindi mo siya binibigyan ng malalalim na sugat, mga hinanakit, mga ipagtatampo sa mundo, kasi kung minsan napakahirap sa kanya na maging well-adjusted adult. It's a ministry to give people good memories. At kahit hindi sa bata,
nakasalubong mo lang sa kalye, nangitian mo ng isang magandang ngiti, hindi mo yung napagkamalang may gusto ka sa kanya dahil baka ka mapahamak. Pero yun lang, naging mabuti ka. Ministry yun eh. Kasi binibigyan mo ang tao ng maaalalang maganda at mabuti. Kaya tayo tinuturoan ng Panginoon na laging gumawa ng mabuti. Kasi yung mga tao na ginagawan mo nun, baka yun na lang pala ang iniintay niya na konting kabutihan, at kung hindi pa niya inatanggap, magpapakamatay na siya. There had been lots of write-ups about people who were suicidal na nagsasabing, ako maglalakad dito sa kalyeng ito, pagka walang umiti sa akin hanggang kanto, magpapakamatay ako. Kaya yung nangitian mo, hindi mo alam yung pala, uy, may umiti, mabubuhay pa ako. Hindi mo alam. You'll never know. So it's good to be good and to give people good things to remember. It's a ministry. It is a gift. To give people good memories. Halimbawa kayo, mga tatay, mga nanay, may picnic kayo. Anong memory ang ibibigay niyo sa inyong mga anak? Baka naman nagpipiknik na kayo, nag-aaway pa kayong dalawa dahil naiwan ang abrelata. Diba? Yung sisihan kayo na siya, sabi ko na siya, uulan, dito pa tayo. So, ano yung memory? Kasi lahat ng ginagawa natin ngayon, mga kapatid, pagdating ng future, yun ang memory. So, every moment, you are giving people good or bad things to remember. The ministry is to be aware of that. No? Bibigyan mo sila ng good memory. Meron ko minsan akong mga ikinakasal. Yung nanay, magang-maga ang mukha sa paninimangot, halatang-halata mong ayaw yung manugang. Pero kitang-kita sa video, kitang-kita sa litrato, kitang-kita sa memory ng ikinasal at ng mga in-laws, na ganoon ang pagmamukha ng isang nanay doon. So, isipin mo rin, okay, ayaw ko sa manugang ko, pero anong memory ibibigay ko sa kanilang lahat sa ganitong itsura ko ngayon? Nadarating ang panahon, babawiin ko rin naman ito, lalo't may apo na ako. Lalo at ako'y dinadialisis at manugang ko sumasama sa akin sa ospital, sisikabi kong limutin ang paninimangot ko na ito. Di ba, bakit magbigay na lang tayo ng good memory whenever possible? That's when we are taught by God to be charitable. Charity, hindi lang yung paggawa ng kung ano-anong mga papakasakit para sa mga nagdurusa, but just to give people good memories. Any little good memory. Bababa kayo ng asawa mo sa jeep, yung inabangan mo siya at sinalo mo sa siko. Hindi yung nagkakaladkad na siya ng jeep, eh, ikaw tuloy-tuloy, nasa bahay ka na, yung pala, kinakaladkad na siya ng jeep, hindi mo alam. So yung memory, alam nyo maraming hinanakit ang mga asawa sa kanilang kabyak, hindi na lang sinasabi kasi masyadong maliit para sabihin, pero iniipon din. Yung kitang-kita niya na nung kain na nung konting-konti, inunahan mo na siya, dinaramdam. Pero yung nagparaya ka, ibinigay mo, ibibigay din naman sa'yo yun eh. Kung mahal ka, tula ka kayo na ito. Hindi, busog ako, busog. Kasi nagmamahalan kayo. Give people good memories. It's a ministry. The preaching of a good memory is better than many religious preachings. Remember good things and also to be happy. Always remember your dreams. Lagi niyong alalahanin ang inyong mga pangarap. Mga pangarap na maaring matupad, maaring hindi, o maaring partially matupad. Pero habang naaalala mo yon, nagsasama-sama yung good things, yung hope, yung cheer. Kaya dapat ang tao pinapayagang mangarap. Huwag ninyong kinikiljoy yung mga tao na nangangarap. Tumigil ka nga dyan, hindi mangyayari yan. Be realistic. Huwag kayong ganoon. Help people dream. We are surrounded by many witnesses to the possibilities of dreams. But of course, you turn your dream into a plan. It's more doable. But allow people to dream. Remember your beliefs. Remember your hopes. Keep revisiting places and states of hope and affirmation. Pagka kayo, you feel down, aalalahanin ninyo yung mga time na kayo'y matagumpay, kayo'y masaya. Hindi yung down ka na, ano pang aalalahanin mo? Yung lahat na ika'y nabigo, ika'y natanggihan, magpapatugtog ka pa ng malungkot na musika, papadilimin mo ang ilaw, mamaya hinahanap mo na yung lubid. Kasi sa sarili mo, kinondisyon mo na magbigti. Mga kapatid, pag kayo nalulungkot, decide to get out of that state. Nalulungkot kayo sa isang uri ng kalungkutan hindi nyo maintindihan, nasa bahay kayo, get out. Nasa isang kwarto kayo, get out. Change your activity. Kadalasan, when you change your activity, your bodily chemistry changes, your loneliness goes away. At tulad nga ng lagi kong ipinapayo,
Lalo kung merong malapit naman sa inyo na gym o park o pwede kayong mag-jogging, tuwing nalulungkot kayo o naiinip, mag-gym kayo. Tuwing nalulungkot kayo o naiinip, magpunta kayo sa parlor, mag-spa kayo, maglakad kayo, mag-exercise kayo. Biruin nyo, habang lumulungkot kayo, gumaganda kayo. Turn a disadvantage into an advantage. E pa rin nalulungkot ka na, magmumukmo ka pa, di ka pa mag-aayos, sinisira mo ang sarili mo. Pati yung mga taong gustong tumulong sa'yo, matatakot pag nasa lubong ka. Subukan nyo yan. Subukan nyo. Napakaraming magpapatotoo sa inyo na yan, it works. Pag naiinip o nalulungkot, turn it into exercise. Kung meron kayong radyo, meron kayong cassette, meron kayong iPod dyan, meron kayong exercise music, naiinip kayo, imbes nahihiga-higa kayo at ang inuunan nyo'y luha, no? Bumangon-bangon kayo, iwagwag nyo yung mga katawan nyo, magpawis kayo. Promise, pag pinawisan kayo, tanggalan lungkot. Kasi naiba ang inyong chemistry. Huwag nyo pinapayagan na ang lungkot, nagtatagal. Don't be hospitable to loneliness, but be hospitable to happiness. Get out and search for your share of happiness. Surely, maraming hinanda ang Diyos para sa inyo. Pero kailangan yung cooperation natin. Hinahanap din natin yan. In being happy, do your part and you will get your share. Diyos namin, salamat sapagkat kayo yung Diyos na nagnanais na kami sumaya. Pakita mo, Lord, kung meron po kaming mga participation sa aming mga kalungkutan, especially prolonged loneliness, prolonged inip, prolonged depression. Pakita mo ang pananagutan namin kung ba't ito nakakapagtagal. Pakita mo sa amin ang maraming mga paraan, O Lord, para baguhin ang aming bodily chemistry. Kumain kami, mag-exercise, kumilos, gumalaw, ibahin ang iniisip, ibahin ang pinapanood, ibahin ang ginagawa para maiba ang timpla ng buhay namin. Ituro mo sa amin ang mga simpleng paraan na ang happiness need not be expensive, but we can be happy even without having to spend money. That we can be happy without even having to go far if we will have the right attitude. Sumaya kami, Panginoon, at sa aming kasiyahan, makapagpasaya rin kami na aming kapwa, lalo na kayo mapasaya namin. Dahil alam naman namin, Lord, na hindi rin nyo ikinatutuwa kung malungkot kami. So teach us to be responsible for our own happiness and to be helpful in the happiness of others. Magbulay-bulay tayo ng ilang saglit, mga kapatid. Kung kayo generally masaya, ipagpasalamat nyo sa Diyos. Talaga napakalaking gift yan. In fact, kung masaya lang kayo araw na to, pagpasalamat nyo na yan. Hindi naman lahat ng araw pwede maging masaya. Pero pag masaya ka, magpasalamat ka. Kung malungkot ka, itaboy mo yung lungkot. Learn from it at itaboy mo agad-agad. Ipakita na sa awa sa atin ng Panginoon yung mga paraan para lalo pa tayong sumaya. Life is to be celebrated. Life is to be enjoyed. And in the process, we should make others who share their lives with us to enjoy us also.